Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back sa OMG TV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na sa ating mga tagapanood. So, I hope nga nasa mabuti kayong kalagayan, always. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong mga 1 peso na NGC. At dito sa 1 peso na NGC mga kabarya, marami ang dapat nating malaman dito na pwede nating mapakinabangan tulad ng mga rare, so ang iba ay error, at mayroon namang mga special na minted tulad ng mga frosted die. So marami rin sa mga nagko-comment tinatanong kung ano ba ang frosted. So isa rin sa aking ipapaliwanag dito mga kabarya, yung frosted. So alamin natin kung ano yung ibig sabihin ng frosted. Okay, so antabayanan ng lahat. Okay, so kung mahilig ka sa ganitong mga usapin, panoorin mo lamang ang video hanggang sa dulo para malaman mo ang mga importanteng bagay-bagay na dapat mong malaman. Okay, so kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay, so ito na mga kabarya, ano ba ang ibig sabihin ng frosted? Ano ba ang frosting? Ang frosting, an effect seen on the rest parts of a coin whereby the metal appears to be crystallized. This is applied to the recess areas of the working dies. So, ano ba ang ibig sabihin nitong sinasabi nitong working dies mga kabarya? A die is a specialized machine tool used in manufacturing industries to cut and or form materials to desired shape or profile. So, yan ang ibig sabihin ng working die. So, para malinaw mga kabarya, subukan nating isalin sa Tagalog kung ano ang ibig sabihin nito. Frosting, isang epekto na nakikita sa nakataas na mga bahagi ng isang barya kung saan ang metal ay lumitaw na crystallize. Inilapat ito sa mga recess na lugar ng working dies. Working dies ay isang dalubhasang gamit or makina na ginagamit sa mga industriya ng pagmamanufaktura upang iputol or ikat at i-form ng material sa isang nais na hugis o profile. So yan ang ibig sabihin mga kabarya nitong meaning ng frosting. So doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang frosted, so yan ay ginawang crystallize yung barya. So lahat ng mga bukol-bukol doon or mga lubak-lubak ay pantay lahat dahilan sa isang gamit na isang special na machine or gamit na ginagamit sa paggawa at saka sa pagputol sa forma nitong mga material sa kanyang hugis. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng frosting. So, sa ating mga barya, kung kayo nagtaka eh, bakit mayroong frosted? At ang frosted naman mga kabarya, mga nagilo na aparato, ang mga naris na elemento o mga nagbukol-bukol sa mga barya at inayos upang ito ay magbigay ng isang crystallized na itsura. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng mga frosted na barya. Yung ating mga frosted, pag titingnan mo ay parang nagyilo. Sa sobrang kinis niya mga kabarya, makinang ay parang nagyilo yung barya sa kanyang itsura. Okay? So, yan nga dito sa ating mga 1 peso mga kabarya na NGC ay marami ang mga frosted. At halimbawa sa ating mga 1 peso na frost, yung ating 2018 na BSP or NGC. Ito ay the mint mark is near the world mark Husserl and fine hair details of Husserl. So ito ay frost. Ito ay 30% mga kabarya ang kanyang percentage. So isa ito sa semi hard to find. Isa rin ito sa mga kinokolekta ng ating mga collector. At meron naman tayong yung ating 2019. So lahat yan ay frost. Ngunit ang hinahanap ng ating
mga collector or isa sa mga kinokolekta yung 2019 na low mint mark, yung nasa baba yung kanyang mint mark. So isa rin yan sa mga hinahanap. At dito sa ating mga NGC na barya ay marami din yung pwede nating mapakinabangan, mga kabarya. Tulad nitong 2017 na 1 peso, ito ay the mint mark is near the world mark whose serisal, ang uncirculated niya ay nasa 81 pesos. So pag sa mga collector nito, mga kabarya, ay kinukuha nila ng 20 pataas yung isang piraso. So depende na sa usapan, no? At ang iba nito ay 100 pataas yung kuha. Okay, so meron pa tayong 2018 na BSP or NGC. Ito yung upper mint mark. Isa rin ito, mga kabarya, sa collector's items. Itong 2018 na upper mint mark, the mint mark is right above from the letter L of Rizal. The word Republica is above the first letter I of word Pilipinas. So ito yung ating 2018 na high mint mark. So ang price nito sa mga collector, 50 pesos pataas. Ang iba naman ay lagpas pa sa 100 pesos yung kuha. Okay? So sa ating 2018 ay napakarami yung kanyang mintage. Mayroon naman ditong isang variety na 2018, the mint mark is near the world mark whose serisal. Ito ay common, 77% yung kanyang percentage. Nasa 31 pesos yung very fine, 40 naman yung extremely fine, at saka EO. At ang uncirculated niya, mga kabari, ay nasa 46 pesos. So ito yung price niya dito sa Numista. At mayroon namang 11% na 2018, isang varieties nito, mga kabarya. Itong the mint mark is near the world mark Jose Rizal and fine hair details of Jose Rizal. So yung kanyang detalye sa buhok ay pino, extremely fine, 35 pesos, EO 35, saka uncirculated ay 35. So yun, no? At ang pang-apat noon ay yung Prost na sinabi natin kanina na 2018, semi-hard to fine. At 3% lamang yung kanyang percentage at ang upper mint mark na 2018. Okay? So sa 2019 naman, mga kabarya, yung 2019 natin na low mint mark ay mura ang kanyang price dito sa Numista, ay nasa 10 piso ang uncirculated. At ang 2019 naman natin na yung nasa gitna yung kanyang mint mark, so 11 yung extremely fine and 42 naman yung kanyang almost uncirculated. Okay, yun ang mga pwede nating mapakinabangan dito sa ating mga 1 piso na NGC. So napakarami ang pwede mong mapakinabangan. Isa na doon, no, yung 2017 na medyo hard to find na sa ngayon. At ang mga price ng ating mga NGC na 1 piso ngayon, mga kabarya, kung titingnan natin sa online ay mayroong napakamahal at mayroong presyo naman na affordable. So example, itong 2018 1 piso upper mint mark, 189 pesos yung kanyang price. At isang 2017 na 1 piso hard to find, 199. At saka itong 1 piso na hard to find, 199 din. Mayroong 280 dito, mga kabarya, 2018 NGC 1 piso high mint mark, 280 yung kanyang price. At meron namang 189 yung kanyang presyo, upper mint mark din na 2018. Okay, so napakarami ng mga presyo, mga kabarya. So meron itong NGC 2019 1 peso low mint mark, 499 naman yung kanyang halaga. Ang nakalagay na picture dito ay 4 na piraso. So ibig sabihin, sa 4 ay 499. At saka itong 1 peso NGC year 2017 hard to find, meron naman siyang price na 500. At ang isa ay 2017 din, 499. Mayroong 1 peso high mint mark 2018, 250. At 2019 new generation currency, 89 pesos yung kanyang price. At mayroon nitong special na presyo, mga kabarya. Ito ay tinatawag niyang ultra rare 1 peso NGC wrong planset error. So ang ibig sabihin nito ay wrong planset. So yung ating 1 peso na NGC ay nakaprint sa ibang materials. Kaya ang kanyang halaga dito, mga kabarya, ay nagkahalaga siya ng 50,000 pesos.
Okay, so sobrang laki na ang presyo nitong ating NGC na 1 piso, lalo na dito sa error. So merong mga ibang error naman dito mga kabarya. Ito ay 2018 overs error, 500 yung kanyang price, another 500 din. Meron naman ditong 2018 NGC low pressure strike error, 800 din yung kanyang price. So napakarami mga kabarya ang presyo nitong ating mga 2018 na NGC 1 piso. Okay, so palala lang mga kabarya, itong mga presyo nating nakuha sa online ay ito yung mga selling price online, hindi ito yung buying price ng ating mga collector. So iba yung buying price doon sa ating mga collector's price, yun ang ating pagbabasihan pag tayo nagbinta ng ating barya. Itong mga selling price naman ay presyo ng seller online. Kaya kung gusto nyo ganito din kalaki yung inyong presyo na mapresyo nyo sa inyong mga barya, so pwede kayong magbinta dito sa mga online seller. Okay? So yan yung mga price ng ating mga 1 piso NGC mula sa selling online. At alam naman natin mga kabarya na dito sa NGC ay marami yung mga pwedeng mapakinabangan tulad noon sa mga 5 piso, 10 piso, saka sa 20 piso. So itong diniscuss natin ngayon ay ang 1 piso na NGC, at dito sa 1 piso ay napakarami rin ang pwede mong kolektahin. So yan yung ating 1 piso NGC. So nagmula sa 2017 hanggang sa kasalukuyan. Okay, so hanggang dito lang tayo mga kabarya, at sana ang video ito ay makatulong sa inyo at makabigay ng dagdag kaalaman dito sa ating mga paghahanap sa mga mapakinabangang mga barya. At maraming salamat sa panonood. Yung OMG TV channel ay palagi nating suportahan. Yung hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat sa panonood. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.